Morning, welcome to my YouTube channel. This is Andy Rabino TV Tech. Meron naman tayong gagawin isang Sanyo na my model na ST21SS1. To nakaraan pa to na Sabado dinala. Ngayon ko lang mabubuksan kasi nga maraming nakapila sa atin. Okay, so saksak natin ito. Ayan, tapos power on natin dito sa kanyang channel. Ayan. Okay, tingnan natin kung ano, ayan. Okay, meron tayong vertical non fully or deflected picture. So, hindi full screen, merong horizontal triple line dito sa ating picture, sa ating CRT, sa ating screen. So, siya nga pala, bago natin ipagpatuloy ang ating video, ako po yung nakikiusap, humihingi ng inyong tulong na isubscribe yung ating channel. Pakiclick naman po at notification bell. Piliin yung all para sa lahat ng aking video upload ay ma-notify kayo. At saka, paki-share and like na rin. At huwag mahiyang maglagay ng comment kung meron kayong ibig sabihin at ipahiwatig sa ating mga ginagawa dito sa ating video. Okay? Yan yung susolusyonan natin kung magawa natin ang paraan sana. So, bubuksan natin. So, ito, nabuksan na natin. At kung makikita natin dyan, pakarami at makapal yung mga alikabok. Okay? So, shoutout nyo pala sa may-ari ng TV na ito, yung ating elementary teacher na retired teacher na si Sir Nelson Almunguera. Shoutout sa iyo at saka kay Ma'am Vilma. At saka shoutout din sa lahat ng mga nanonood ngayon at sa mga electronics technician vlogger sa PTB, sa group chat namin, sa group. Shoutout sa inyong lahat, sa lahat ng mga master. Hindi ko na isa-isahin sa inyo lahat. Shout out at sa ating mga kaibigan, kaklase at sa ating kapatid at mga bayaw at sa kanilang buong pamilya, shout out sa aking mga pamangkin dyan. Shout out sa inyong lahat. So linisin ko muna yan. So bago natin linisin, may gusto lang akong ipakita kasi na visual check tayo. Ayan, meron tayo sa ating visual inspection, meron tayo nakikitang umuumbok na capacitor, marami. Isa, dalawa, tatlo, apat na capacitor. So pag ganyan, kasi apat na atin itong i-check, sayang at nasira yung ating nabili na sa online na circuit board ng ESR. So hahanap na lang tayo ng paraan kung paano tayo maka-provide uli para mabilis sana mag-check. So sa ngayon, wala akong ESR meter para sa mabilisang pag-check ng mga kapasitor. So ang gagawin ko dito ay bubunutin ko bawat isa at iti-check. So mahabang proseso, di katulad nung hindi pa siya nasira ay okay pa yon, mabilis nating magawa. So dahil meron tayong mga nakita, tanda, lagyan na natin ng marka para mabilis na natin mamaya na matumbok ang ating bubunutin. So magalaw yung cellphone natin kasi kaliwang kamay yung umahawak at kanang kamay yung naglalagay ng marka. So linisin ko muna to para magandang tingnan naman yung aking paggawa. Okay, balik tayo. Nalinis na natin. Ayan, malinis na. Maganda na tingnan. So ito, balik tayo dito sa ating kapasitor na mga umumbok na or lumubo. Ayan o. Tingnan nyo, nakaumbok na siya. Okay, so bubunutin ko yan. Isa, dalawa, tatlo, apat na yan. Iti-check ko yung mga kasamahan niya. Baka mahina na rin. Okay? A few moments later. Ito po yung mga kapasitor sa circuit na may marka siya. Mahirap lang mag-focus yung ating cellphone camera. Yeah, may mga marka dyan siya. Ililista ko yan. Pero yung gagawin natin, dahil nakabaluktot yung mga paan ng kapasitor, para hindi masira yung ating circuit, ay itutuwid muna natin yung mga paan na nakabaluktot at ating itutuwid ng ating blade.
na walang talim, na kahit i-kiss-kiss dito, hindi masusugatan, hindi ito matalim, ayan o, hindi matalim. Yan. Walang talim yan, ayan o. Para hindi masugatan at hindi masira yung ating circuit, parang walang galaw. Okay? So, tanggalin ko yan, ituwid ko lang muna yan. Okay? Isang paa lang muna ang tinatanggalan natin ng lid or hinang. Kaya isang paa lang ang tinatanggalan ng hinang para hindi mahulog at hindi ako malito. Ayan o, tigi isang paa lang. So, lalagyan ko na ng lista doon. Tapos, akin ang isusulat doon. Okay? So, kung mapapansin natin dito, ayan, merong mga value yung mga capacitor na yan, makikita naman dito sa video natin. At ayun yung nakasulat na nilagay ko. Tapos, yung C644, yan yung mga number na yan. Ibig sabihin, capacitor 517 at capacitor 515, capacitor 521 at capacitor 644 na nakamarka yan dyan sa circuit dahil yan yung nakasulat doon sa mga schematic diagram. Yan. So, ang ano lang dito kasi, yung aking cellphone camera ay napakahirap mag-focus. Ayan siya. Ayun pang isa. At ito. Ayan o. Ayan. So, okay. So, hanapan natin ang kapalit yon. Baka yun lang yung problema bago natin i-check yung iba. Tuloy natin yung ating re-record sa ating video. Napalitan ko na yung mga kapasitor. Yung isa, dalawa, tatlo, tapos apat, lima, anim. Okay? Ito sila, yung luma. Itong yung sira. Ayan o. Anim. Anim na kapasitor. Hindi yan. Ito, anim. Ayan. So, dalawang 10 microfarad na 50 volts. Dalawang 1,000 na 25 volts. Isang 470 na 35. Ang nilagay ko dyan ay 50 dahil wala akong available na 35. At isang 220 microfarad na 35 volts. So, yan. Napalitan ko na. Testing na natin. Pasok na natin siya dito sa kanyang guide. Okay, ayan. Tapos lagay natin yung kanyang EC cord. Yan. Okay. Isang kamay lang. Partida yan. Okay. Ayan na. So, testing na natin. Okay. Saksak. Ayan. Tapos ito. Testing na. Ayun! Full screen na siya. Wala na yung guhit doon. Okay. So, nayari natin, nagawa natin. Maraming salamat, Lord. At binigyan mo ako ng idea at kaalaman para gawin yon. So, yung kanyang trouble ay dito lang yung bumubuka. Sa gitna lang, tapos sa baba, sa taas maitim at sa baba maitim. Ngayon, napalitan na natin yung limang kapasitor na umumbok na yung ano, lumubo na yung kanyang casing, aluminum case. At ayan na. Meron na tayong picture. Yes! Picture, merong raster pala at full screen na. So, nagawa natin. Kaya kukuha tayo ng antenna at ilalagay natin dito sa kanyang RF input. Tapos gagawa tayo ng ano, yan, volume natin, bawasan natin yung volume para hindi tayo ma copyright at kuha tayo ng channel. Ayun, meron na tayong picture. Okay, maraming salamat. Ayan, full screen na siya. Okay, thank you. Oh my love, ang saya ko dahil ayan na, na full screen na natin. Lipat natin sa ibang channel. Ayan, ito pa isang channel kasi naka-antenna lang ako. Ayan, so meron tayong low band at UHF complete. So isasarado na natin to for final testing. Okay, so hanggang dito na lang yung video natin.
Maraming salamat sa lahat ng nagpa-follow, sa lahat ng magsusuporta, sa lahat ng mga nanood sa aking huling video. At sana'y di kayo magsawa sa pagpanood sa aking mga susunod pa na mga video. Maraming salamat muli. Ito po si Andy Rabino TV Tech. At humihingi ng inyong tulong na isubscribe yung aking channel. Paki-like and share na rin. At kung mayroong comment, huwag naman sanang negatibo. Okay, kaibigan? Sana'y naintindihan mo ang aking isiningit dito na bago mag-comment, kung technician ka, itesting mo muna yung ginawa namin at saka mo bigyan ako ng comment na mali yung ginawa ko. Okay? Thank you. You are very welcome and thank you sa iyong support at sa iyong concern sa aking ginawa. Pag may tanong, nag-iisip. Maraming salamat sa iyo at sana'y sa susunod ko na video ay mapailiwanag ko kung sakaling magkaroon ako ng ganun uli na video ay ipapaliwanag ko kung bakit yun ang ginagamit ko at bakit po pwede yun. At malaking benepisyo yun sa may-ari dahil nakatulong yun na hindi nakasave siya ng 150 pesos. Okay? So, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Bye-bye!